Hello mga katropa, Michelle Vlogs here. Welcome back to my channel. For today's video guys, ay magluluto tayo ng adobo sa gata at ng sinigang na salmon belly. Yummy. Ang unang lulutuin nga pala natin guys ay yung adobong baboy sa gata. Yummy. Pinainit ko lang ng konti yung lutuan natin tapos nagpainit na ako ng mantika. Nung mainit na nga yung mantika ay sunod ko na rin inilagay yung bawang. At syempre hindi mawawala ang ating sibuyas. Ayan, halu-haluin lang natin ng konti at medyo nasusunog na ang ating kawali. Ayan, at pagsunog na nga ang ating bawang, ay sunod na natin ang baboy. O kalma lang guys, habang kasunugin nyo nga yung bawang, syempre yung tamang golden brown lang. Tapos syempre, gigisahin lang natin ng konti ang ating karne hanggang sa ito ay mag-golden brown. Pag nagluluto nga pala ako guys, ay nakasanayan ko na rin maglagay ng paminta at ng ibang pampalasa habang ito ay ginigisa. At nung nag-golden brown na nga ang ating karne, ay nilagyan ko na rin doon ng coke. Ito yung gagamitin ko na pampalambot imbis na tubig. Nailagay ko na nga yung coke at hahayaan ko lang siyang kumulo hanggang sa ito ay tuluyan ng lumambot. Tapos habang nagpapalambot ay naglagay na rin ako ng konting chili flakes para may konting anghang. Hindi rin naman kasi ako totally mahilig sa maanghang pero mas gusto ko yung may konting kurot sa lalamunan. At syempre, adobo ang ating lulutuin kaya naglagay na rin ako ng konting toyo dito. Naglagay na rin ako ng konting suka at hahayaan ko lang itong kumulo at lumambot hanggang sa makuha ko na yung lambot na gusto ko. And after nga ng ating 30 minutes na pagpapalambot, at this point ay medyo malambot na ang ating adobo. Nakasanayan ko na rin pala na kapag nagluluto ako ng adobo ay naglalagay ako ng konting patatas. Mahilig rin kasi ako sa patatas at para na rin konti lang yung makain ko na kanin. Kapag kasi kumakain ako ng kanin at adobo ang ulam, hindi ko maiiwasan na mapa-extra ng mapa-extra rice. Kaya naman as usual, kaya kahit ako ay nagda-diet ay nahihirapan rin talaga akong pumayat. Kasi kapag may naiisip akong pagkain ay talagang niluluto ko naman agad. At this point mga mare, ay malambot na nga ang ating karne at ganun din ang ating patatas. Kaya naman, ilalagay ko na ang ating gata. Yummy. Papakuluin ko lang itong mabuti at hahayaan ko lang maiga ng kaunti ang ating sabaw. Yummy. Ayan na nga guys, habang nagpapakulo ako at iniintayin kong maigay yung ating sabaw ay naaamoy ko sobrang bango at nakakagutom naman talaga, promise. Luto na ng ating adobo sa gata at separate ko lang ito at ngayon naman ay magluluto tayo ng salmon belly. Nagpakulo lang pala ako dito guys ng tubig tapos nilagyan ko ng kamatis at isinunod ko na rin ang ating salmon belly. Pagkalagay ko nga ng salmon belly ay sinabay ko na rin yung mga sitaw. Pag nagluluto kasi ako ng sinigang, ayoko rin ma-overcook ang sitaw tapos nilagay ko na rin yung ating sinigang na pang-asim. Hinalo-halo ko lang at pinakuluan ko lang ng konting minuto para mas lumasa yung ating isda. Malambot lang kasi mga mare ang ating salmon belly kaya hindi natin siya pwedeng patagalin. Luto na nga mga mare ang ating sinigang na salmon belly at ang ating adobo sa gata na baboy. Yun lang mga mare, thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!